Mikey Williams, bound to Ginebra pala. At welcome back, Cocho Treyes. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Ngayon nga mga ka-idol ay kaabang-abang at kasado na nga ang list of import ngayong Commissioner's Cup. At karamihan nga ng mga bagong import sa ngayon ay mga NBA caliber. No, kung i-check nga natin mga ka-idol ang list of import ngayong Commissioner's Cup sa Barangay Ginebra, itong si Tony Bishop, TNT itong si Rondé Hollis-Jefferson, Magnolia Chats, Tyler B, Blackwater Bossing, Chris Ortiz, and Lakeside Warriors, Thomas Robinson, Converge Fiber Excerpt, ito ang si Tom Vodanovich, San Miguel Burman, Tyler Stone, Rain or Shine, Dewan Summers, Tira Firma, Thomas Dittay, Phoenix Super LPG, Jonathan Williams, Norport Batang Pier, Vinky Juas, Miralco Bolts, at Suleiman Remo. Nasinabi nga ni Coach Tim Co na Ginebra Management kung bakit itong si Tony Bishop ang kanilang napili. Sabi nga rito, he was a guy that we had such a tough time with. Such a tough time defending. He was so versatile and so level-headed. We couldn't get under his skin. He's one of the first guy we thought about. We were fortunate because he was just ready to go to Mexico as import and we cut him just in time and we'll get to practice on Monday. Nasa kabilang banda rin naman ay umaasa ang Ginebra fans na magagampanan nitong si Tony Bishop ang pansamantalang posisyong iniwan nitong si Justin Brownlee. At sa pagsisimula din sa November 5 ng Commissioner's Cup, ang Magnolia Hotshot sa TNT nga maghaharap at umaasa nga itong si Coach Chito Victulero na nacha-challenge nga sila sa sinabi ng kanilang governors na ipanalo ang Commissioner's Cup na ito at naniniwala nga sila na silang pinakamalakas na team ngayong Commissioner's Cup. At sa pagpapalakas din at bagong lineup ng Blackwater Bossing, itong si Troy Rosario nga ang itinalaga ni Coach Jeff Carayaso bilang leader ng kanilang roster. At para naman sa Norport Batang Pier, kahit wala nga itong si Arwin Santos at Robert Bolick, malaki nga ang kanilang kumpiyansa na magiging malakas na team pa rin sila kahit wala ang dalawang superstar na ito. Lalo pat sinasabi nga itong si Jan Amores ay pasok na sa lineup ng Norport Batang Pier. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang hindi malilimutang kampiyonato na ginawa nga ng Gilas Pilipinas after 60 years sa Asian Games. Nainanunsyo nga mga ka-idol na kada player ay makakatanggap ng 1,000,000. At bukod dyan, ito namang si Scottie Thompson ay kabilaan din ang recognition na tatanggap katulad na lamang ng ibinigay ng NCAA bilang pag-recognize kay Scottie Thompson sa pagkapanalo sa Asian Games. At sa kabilang banda rin ay naaspatan nga itong si Scottie Thompson bilang assistant coach ng Perpetual Altas sa NCAA. At sa kabilang banda rin mga ka-idol, bilang legend import itong si Cian Chamber ay bumisita nga sa team ng Barangay Ginebra. Na for sure ay nagbigay ito ng motivation at inspiration sa Barangay Ginebra dahil na rin sa tila pagkawalangan itong si Justin Brownlee temporarily. Na sa pagtalaga naman kay Tony Bishop bilang temporary import ng Barangay Ginebra, sabi nga niya, "World feeling as Tony Bishop finds self on the other side. It feels a little weird. I play against them in the finals in the 2021 Governor's Cup. And now, I'm going to be on their side. I'm excited to have this opportunity to play for the most popular team in the PBA." Habang tila confident din naman itong si Stanley Pringle kay Gumaro, kung saan tila magiging kagaya nga ang galawan itong si Gumaro ni Stanley Pringle. Lalo pa nga itong si Gumaro mga ka-idol ay 3-point shooter din. At syempre, excited din naman tayong makita ang laruan itong si Amnesi kasama ang buong roster na Barangay Ginebra. Gayun din naman ang bagong import temporary ng Barangay Ginebra na si Tony Bishop. Ngayon naman mga ka-idol ay dumako tayo sa isa mga controversial na player ng TNT kung saan itong si Mikey Williams nga ay wala sa lineup ng TNT. Dahil na rin sa pagdidimad nga ng malaking sahod itong si Mikey Williams. Nasabi nga sa ating source 1 year ago, TNT was having similar problems with their star guard Mikey Williams. TNT warns multiple absentee Mikey Williams of heavier penalties. Ngunit ang sagot nga dyan mga ka-idol ni Mikey Williams, sinasabi nga rito na Mikey Williams ready to do something else if TNT negotiations fail. At kumakalat nga na kung sakaling pakawalan siya ng TNT mga ka-idol ay maaari siyang oferan ng Barangay Ginebra sa maximum na gusto niya mga ka-idol. Lalo pat alam naman natin itong si Jamie Malonzo at Mikey Williams ay talagang magkaibigan at magkasama nga sila sa Amerika na nag-practice mga ka-idol. At para naman sa hindi makakalimutang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas, tanong pa rin nga ngayon kung sino nga ba talaga ang magiging head coach na ng Gilas Pilipinas
sa darating na Olympics qualifying tournament. Na nung Asian Games nga mga ka-idol ay handa sanang tumulong itong si Coach Otreyes sa kanyang kaibigan na si Coach Tim Cone. At base nga sa mga litrato ay tuwang-tuwa itong si Coach Otreyes din sa pagkapanalo nga ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Na pagkatapos ding i-donate mga ka-idol ni Coach Otreyes ang napaka-controversial na kanyang suot noon dahil sinasabi ng mamahalin ito na dahilan nga kung bakit bumabalik-balik na naman mga ka-idol ang rumors na itong si Coach Otreyes ay magbabalik bilang head coach ng Gilas Pilipinas. At dahil na rin talaga sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas, tila mas na-inspire itong si Coach Otreyes. Nasabi nga sa ating source, Coach Otreyes wants to run it back with the Gilas Pilipinas head coach but the SBP didn't agree at the first place. Na bilang motivation nga sabi ni Coach Otreyes, we're playing for the flag and country. We're doing this as of our way to serve the country. Basically, I need to remind them that it's more than just about a ball game or just a win, but it's something larger, hopefully ending on a winning note, leaving a lasting impression. Lalo pat nasabi rin ng SBP president na si Alpan Lilo, considering the high level performance expected of Gilas, we decided to go with a coach who brought the country back to the FIBA World Cup in 2014. Lalo pat itong si Coach Otreyes nga nung tanongin na kung gusto pa rin magpatuloy as head coach ng Gilas Pilipinas, sabi nga niya, doing it long term, coaching Gilas is a lot more complex. It's a much more complex questions and deserves a more complex answer, which I don't have at this point. Dagdag pa ni Coach Tim Cone, we were able to do what we needed to do in Hangzhou, and that was the job at the time. Now, the job is done and I'm kind of getting famous for it. But you know, the idea of landing one plane at a time, we landed that plane in Hangzhou and now we're on the landing, the new plane that's coming into the Ginebra. At tila nga, ayaw iwan itong si Coach Tim Cone ang Barangay Ginebra dahil mas priority nga niya ito kaysa sa Gilas Pilipinas. Kung kahit sa pagkakataong ito'y maaaring magbalik na naman itong si Coach Otreyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Nasabi pa nga, Coach Otreyes believes Gilas Pilipinas can beat top teams in the Olympics after getting the gold in Asian Games. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, deserve nga kaya o karapat dapat nga kayang mabigyan ng pagkakataon itong si Coach Otreyes na may pakita pa na siya nga ang isa sa pinakamagaling na coach ng Gilas Pilipinas. At ito na nga kaya ang perfect time para mabago naman ni Coach Otreyes ang mga negative comments sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Kung alam niyo kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.